Matapos ang malawak ang paglikas mula sa Kanfu, ang kalakalan ng mga Arabo sa Southeast Asia ay mas naging kapansin-pansin at mas organisado. May hinuha na mula sa Kala. Ang mga Arabo at iba pang mga Muslim na mangangalakal ay nagsimulang makipagkalakalan sa malalapit na mga bayan. Ang isang lokal na kalakalan ay nagsimulang lumago. Maring sa panahon na ito, nakilala at nalaman na ng mga Arabo ang mga bago at hinahanap na mga produkto. Ang lokal na kalakalan ay nagdulot na ang mga Arabo ay maging madalas sa Borneo. At hindi nagtagal ay nalaman nila ang tungkol sa Sulu. Sa panahon ng Song Dynasty, ang mga dayuhang mangangalakal ay inimbitahan na bumalik sa China. Sa panahon na ito ay Arabo pa rin ang karamihan sa mga dayuhang mangangalakal at sila ang pinakamayayaman na mga dayuhan. Pinaniniwalaan na ang mga Arabo ang nagbukas ng kalakalan sa pagitan ng Borneo at China. Ang ruta na dinadaanan nila ay mula sa Borneo patungong Sulu, Palawan, Luzon at patungo sa isang daungan sa South China. Ito ang pangalawang ruta na iba pa sa naunang ruta na mula sa Malacca Strait patungong silangang dalampasigan ng Malaya sa kasalukuyang Malaysia at Singapore, Indochina sa kasalukuyang Vietnam at patungong South China. Ang Puni o ang Bornean Embassy sa China na pinamumunuan ng mga Muslim ay gumagamit ng ikalawang ruta. Ito rin ang ruta ng barko ng mga Arabo na dumaong sa kanto noong 982 na mula sa Mai, ang kasalukuyang Mindoro sa Pilipinas. Ayon kay H. Otley Bayer, mula sa dulo ng ikasampung siglo hanggang sa sumunod na mga panahon, ang mga Arabong mangangalakal ay dumaan sa parehong ruta. Ngunit sa panahon na ito ay walang anumang panrelihiyon na halaga para sa kanila ang Sulu dahil hindi pa ito Muslim. Matapos ang insidente noong 879, ang pagmasakar ni Wang Cho sa mga Muslim sa Kanfu, ay nagsimulang lumaganap ang mga pamayanan ng mga Muslim sa Southeast Asia. Ito ay pinatutunayan ng paglitaw ng pamayanan ng mga Muslim sa Champa o Southern Vietnam sa huling dekada ng 10th siglo, gayon din sa Leran sa Eastern Java noong 1082, at sa Terengganu o Eastern Malaysia noong 1303. Ang mga pamayanan na ito ay nangangahulugan na mayroon ng mga Muslim na nanatili kasama ang naunang populasyon. Sila ay nakipag-asawahan sa mga katutubo ng mga lugar na yaon tulad ng likas na nangyayari. Ang mga Muslim ang naging kinatawan ng prinsipalya o mataas na antas ng lipunan at pawang nanggaling mula sa makapangyarihang mga kaharian. Dagdag pa rito, sila ay mararangya. Nang ang mga pamayanan na ito ay ilang daang taon na ang edad, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at mga katutubong mamamayan ay mas naging mainam.